kami po rin ay nanawagan sa ating Kongreso at Senado. Madalas po tayong nakikita dyan. Bumunta kami dyan parati sa inyo. Nakikita ko kung paano nyo ginalaw ang Bangsamoro Bisiklo. Dahil dito, nakita namin na medyo marami sa inyo ang umayaw sa gustong mangyari namin na tunay na sinasabi natin na magkatunay na autonomiya para sa Bangsamoro. In fact, sa inyong pagtangkilik o pag-usap diyan sa Kongreso, nandyan kami mula sa simula hanggat sa huling pag-usap ninyo, nasa Senad, nasa Kongreso po kami, nasa sa hapon hanggat 7 o'clock, nandyan din po kami sa Kongreso, at hanggang sa past 2 p.m. po, nandyan po kami sa Senate, at babalik din kami dyan. Ang aming pong pinakapil po, sana po may balik natin itong sinasabi natin na makakabigay, makakatulong sa tunay na kapayapaan, makakatulong sa paghina ng ating sinasabing radical extremism o kaya violent extremism, o kaya makakaiwas tayo ng kaguluhan dahil po bibigyan niyo kami ng pag po naituwid po natin sa gustong mangyari ng Bangsamoro, ay parang binigyan rin niyo kami ng instrumento para po masabi namin sa mga tao, masabi namin sa mga kabataan na huwag na kayong lumihis ng daan para po dito na tayo sa sinasabi natin genuine autonomy na ibinigay sa atin ng pamahalaan. Sa ilang taon na sinasabi ng aming mga kabataan, ang kanilang sigaw ay huwag kayong maniwala sa sinasabi nila dahil ang gobyerno ay patuloy na yumurak sa ating karapatan. At ipakita niyo sa amin, bigyan niyo kami ng armas para po labanan sa pamamagitan ng Bangsamoro Bisiklo na yan. Hindi po armas na yung armas na ginamit sa pangpatay, kundi armas na para sa kapayapaan at itong genuine autonomy. Katunayan po, kami po ay nandito, mga 5,000 moralists kami. Ang preparasyon namin po rito ay dalawang araw lang. Pero ang sagot ng ating mga katawan, sangkatawan dito sa Cotabato City, ay ito po, nakikita niyo po kung gaano sila karami na humihiling, nagsusumamo na sana po ibalik natin yung mga version na gusto nating mangyari para po sa tunay na kapayapaan at tunay genuine na autonomy. Hindi po nagsisisid ang Bangsamoro, kundi ang gusto lang namin mangyari ay yung genuine autonomy, hindi po yung Peking autonomy, hindi po yung autonomia na hindi nakakalutas ng aming problema. Ang gusto namin po ibalik, gusto kong iparating sa Senado at sa Kongreso at ng ating Pangulo po ay itong mga power na ito. Unang-una po, babasahin ko, 58 exclusive powers of the Bangsamoro Region, wealth sharing of 75 by 25 in favor of the Bangsamoro Region, automatic release of block grant, powers already devolved to autonomous region, in the autonomous region. Nandun na po ito sa batas na ginawa rin ninyo, Republic Act 1954. Nandun na ito na batas, na devolved na po ito. Sana po ibalik natin yan. Asymmetrical relationship between the central government and the Bangsamoro government, and the parity of STEM. Ito po ang essential sa autonomia na sinasabi. Bangsamoro Police, sana po mabigyan din kami ng police. Alam po namin na yung kinakailangan, yung Bangsamoro Police ay naniniwala kami na papayag din kami na maaaring may arrangement kayo dyan sa Bangsamoro Police na sinasabi natin, at maaaring may arrangement kayo na makakatulong. Iniwi kayo ang gumagawa ng batas at periodic plebiscite, ang gusto namin din may balik yan. Kayo ang nagsisip, kayo ang nagdi-design sa direction na patatatahakin ng Bangsamoro, at maaaring nyo kami matulungan dito sa bagay na ito. Sa inyo lahat dyan sa Kongreso, sa inyo dyan lahat sa Senado, lalong-lalo na itong Bicameral Conference Committee, na kung saan nandyan po si Speaker Alvarez. Nagpapasalamat kami sa inyo lahat dyan. Si Speaker Alvarez, si Majo, Majority Floor Leader,
Farinas po, alam po namin, nag-ausap na tayo dyan sa Kongreso na marami po, malaki po ang naitulong niyo sa amin. Sa Senado po, ang dating President po na si Coco Pimentel, si President na rin na President na si Tito Sen, malaking naitulong niyo sa amin. At lalong-lalo na po yung brother namin na si Mig Subiri, brother ng Bangsamoro, Mig Subiri, na siyang matinding nanindigan para sa tunay na sinasabi natin, yung batas na itinayo niya originally na yung 1717 sa Senate Bill 1717 na handa pinaglaban niya sa Senado. So sa inyong lahat dyan, tulungan niyo kami uli sa ating si Senate Minority, si Iloilo Senator na si ano, sana po payag na po kami, nakikiusap kami sa inyo, payag na po kayo na matulungan kami para doon sa version na gusto naming ibalik sa Bangsamoro BBL po. So si Senator Rontiveros, ang ganda po ng mga linya niya sa Senado nang ipaglaban niya po yung at higit sa lahat, lahat po sila sa Senado ay tumutulong at sana po tuloy-tuloy na yung tulong niyo sa amin itong sinasabi natin na may balik yung version na 1717, lalong-lalo na po yung binasa namin kanina na pitong provisions na gusto natin may tuwid uli. Sa inyong lahat, sa Senado, ang ating kagalang-galang na President, kung saan kahit saan siya nagsasalita ay madalas niya banggitin yung sinasabi niyang injustice committed against the Bangsamoro na gusto niyang ituwid at ito'y may tutuwid lamang sa pamamagitan ng tunay na autonomia at sa pamamagitan, higit sa lahat, sa pamamagitan ng BBL kung saan sa original version ng House Bill number 6475 at original version ng 1717. Sa inyo lahat, inuuna namin na maraming Bangsamoro ang aming pasasalamat sa inyo sa inyong tuloy na paghumagad ng kapayapaan. Maraming salamat po at sukran.